Sis, hello. Ito yung July Kapalaran reading mo. Ito ay silip sa kung ano yung mga paparating sa iyo ngayong July, mga mensahe, mga dapat mong malaman. Maraming salamat, Pisces, sa yung support kung lagi kang nanonood ng readings ko at kung hindi ka pa nakasubscribe, pati yung mga bago dito, please don't forget to like, follow or subscribe, patap na rin ng bell icon para ma-update kayo kapag may upload tayo. Shoutout sa ating YouTube channel members, Juliet Saito, Mildred Miyatake, Julian Gonzal, Alejandra Arguedo, Velovito, Sio Divine, tsaka si Maya 2.6. Shoutout din sa ating mga Facebook page subscribers na sila Alicia Chancellor at si Aida Manuel. Maraming salamat din dun sa mga laging nag-a-avail ng ating mga personal readings. Para naman sa mga interesado, gusto mag-inquire, gusto mag-book, dumiretso kayo sa aking FB page. Lahat ng kailangan yung detalye, nakasulat, nakalagay sa description below, pakibasa na lang. Ayan, tignan na natin ano yung overall energy ng July ninyo, Pisces. This is the Hanged Man, seeing clearly number 12. It's time to view things from a different perspective. You have the blessed gift to see past the current situation and envision amazing possibilities. Don't worry, the pause in momentum while you rethink your plan won't last. Embrace your uniqueness and allow it to serve you. Okay, siguro itong si Hanged Man, pwedeng may mga ano lang, may mga sacrifices. Yan, pwedeng may mga kailangan kang gawin na sacrifices, pwedeng may mga dapat kang isantabi. Pagbigyan mo yung iba, yan, pwedeng ikaw yung magi-giveaway dito eh. This is a willing sacrifice. This is also a period ng ano, contemplation, pwedeng iba sa inyo. Baka may mga bagay na dapat pag-isipan nyo munang mabuti. Ipagpaliban yan, ipagpaliban. Okay, this is surrendering kasi sacrifice. Pwedeng may mga bagay kayo na dapat talagang ipaubayan nyo na lang muna kasi this is also yung time na wala kang wala kang magagawa about the situation kundi hayaan mo lang mag-unfold. Okay? So yan, it could be a period nga ng ano, sacrifice or surrendering. Kung may mga pagkakataon ngayong July na ganyan yung mga dapat mong gawin, Pisces. Yung mga bagay na nakasuspend, no? Pwedeng may mga delay, pwedeng may mga bagay na naudlot, nakabitin pansamantala. Yan, pwedeng ano lang naman, temporary. Pwedeng postponement. Ayan, pero ano, ito yung time mo para makapag-isip, Pisces. Consider mo yung ibang point of view. Ayan. Pwedeng iba dito magkaroon kayo ng ano eh, mga realization or pagbabago ng isip. Okay? Parang ano, alam mo yung, yun, pwede rin na may mangyayari na sitwasyon na parang bumaliktad. Alam mo yun, parang biglang nag-iba yung pananaw mo dun. Biglang nagbago or biglang nabaliktad yung situation. Ayan. Guardian of thought, this is air sign energy, Gemini, Libra, Aquarius, no. You may be called upon to be a spokesperson. Okay, this si King of Swords ito. Baka mga kailangan ka ng advice ngayong July. Ayan, makakailangan ka ng tulong ng isang wise person or pwedeng yung advice niya sa'yo, unsolicited man yan, is magiging ano,
helpful sa situation mo. So, siguro, pwede mo i-consider yung sinasabi nitong person na to kung meron siyang sinasuggest sa'yo, meron siyang ipinapayo, okay? Or pwedeng talagang nangangailangan ka ng professional advice. Baka kailangan mo ng professional help or advice about something like a lawyer or a doctor. Basta some professional, professional yung pwedeng magbigay sa'yo ng payo tungkol dito. Baka you need the help of an architect or an engineer, etc., etc. Ayan. Okay, this is also, payo sa'yo ng card na instead na you let your emotions rule you, dapat huwag kang mag-persuade sa emotions mo, especially kung meron kang importante, major decision na gagawin. You need to think, you need to be logical, no? Hindi emotional pagdating dito sa sitwasyon na to nakakaharapin mo ngayong July. Kailangan na maging kapag gagawa ka ng decision, dapat maging fair ka, maging practical, logical, impartial. Okay, at nakikita ko na kung meron ka mang mga problema, masosolve mo yan. Makakaisip ka ng solution dyan sa problem mo. Okay, pwede rin kung may mga situation na kailangan mong manindigan, pangangatawanan mo, yung prinsipyo mo, or you will stand up for what is right, kung ano yung iniisip mo na tama, doon ka maninindigan. Okay? Or if you're dealing with someone na parang hindi siya emotional, baka ma-misinterpret mo yung kanyang yung tao na yan kasi hindi nga siya emotional. Pwedeng minsan hindi niya alam na cold yung dating niya or nakakasakit na pala siya. Okay? Pwedeng Gemini, Libra, Aquarius 'yun. At meron kang The Fool, a new beginning. Wow! So may bagong chapter. May bago kang chapter sa buhay mo ngayong July. Ano man itong bagong experience na to. Pwedeng bagong job. Pwedeng bagong relationship. Basta meron kang something na sisimulan. Entering something na pwedeng exciting para sa iyo. Sabi dito, you're at the beginning of a wonderful journey. Ayan, merong bagong journey na itatahakin ka, kung ano man itong bagong papasukin mo ngayong July. Sabi ko nga, pwedeng may bagong experience, no? There's no need to have any fear as guardian angels walk beside you every step of the way. Gagabayan at gagabayan ka ng mga angels mo. So, hindi mo kailangan matakot dito sa bagong chapter na to or bagong journey na papasukin mo ngayong July. You have unique gifts to offer the world if you will just free yourself from that which holds you back. May mga bagong opportunities, experiences. Ayan. Yan yung full card. Tignan na natin yung mga iba pang paparating sa iyo, Pisces. Basta dito, lakasan mo loob mo, huwag kang matakot dito sa bagong chapter or journeying na yan na ma-encounter mo July kasi guided ka ng iyong mga angels at hindi ka basta-basta pababayaan dito. Okay? Pwede kasing may mga bagong opportunity para sa iyo.
Kaya, ano, ibig sabihin, pwedeng bago ka lang dun sa papasukin mo na yon, pero you need not fear kasi, ano, gagabayan ka naman ng mga angels mo. Wow, V for victory. Victory in some endeavor, okay? So, kung hindi lahat-lahat, pero at least may victory, di ba? So, may mga gagawin ka ngayong July na magiging victorious or successful ka. Okay, yung iba makakaranas kayo ng great personal sorrow. Baka naman may mga kabiguan. Oo, kung ano man ito, parang feeling ko is may kabiguan kayong ma-experience at magdudulot sa inyo ng ano, tears or matinding sorrow. Sa pwedeng may mga kabiguan or mga na sad na pangyayari na pwedeng magbigay sa inyo ng tears at matinding sorrow. At magingat sa mga taong matataas ang pride. Yan. Pwedeng may makakadiltahan na tao na sobrang taas ng pride niya. Or baka naman ikaw to, Pisces. Pwede rin energy mo to. Okay? Dahil sa pride, magkakaroon ng alitan, samaan ng loob, or conflict. Yan. Pwede ka lang may maka-encounter na taong ma-pride, syempre. Hindi magbababa ng ano pride yan. Kaya nga, pwede ikaw mag-sacrifice dito eh. Kasi meron kang hermit card. Hindi naman ibig sabihin nun, nag-retaliate ka, ang weak mo. Ibig sabihin lang, mas matured ka doon sa tao na yun. Kasi ikaw yung nagpakumbaba, ikaw yung nag-step down, nag-give way, nag-sacrifice. Hindi ibig sabihin nun na mas tama siya sa'yo. Ibig sabihin lang, mas nakakaunawa ka eh. Yun lang yun. So siguro, pwedeng may ma-pride, pwedeng may magbibigay, magpapakumbaba dito. Yun lang yung nakikita ko kasi merong someone na ma-pride, tapos merong someone na nag-sacrifice. Funnel. A period of frustration, lessons to be learned. Okay. So, may mga sabi nga dito, kung may victory ka, may success ka sa ibang bagay, pwedeng sa ibang bagay naman, nakaka-frustrate para sa iyo, pwedeng may failure. Ayan. So, may mga ano, definitely may mga bagay ka nakapupulutan ng aral ngayong July. Ayan. Hindi lahat ng gagawin mo is magiging successful. At yung mga yan, mga failures na yan, unsuccessful outcomes na yan, yung magtuturo sa iyo ng lesson. Tignan pa natin yung ibang energy, Pisces. Ayan na, tumihaya na yung dalawang card mo. Okay, meron kang Leo energy. Strength card. Ay, yung iba parang panghihinaan kayo ng loob kasi pwedeng may mga ano dito. Hindi ko alam, pwedeng yung iba makaka-experience kayo ng failure, ng defeat, unsuccessful outcomes. Kaya nga siguro may mga sorrow, personal sorrow, lessons to be learned. Pwedeng yung iba maka-experience kayo ng weakness, insecurity. Ayan, pagiging depressed, walang low self-esteem, low energy, self-doubt, ayan. Daming mga nega-nega dito na pwede mong maranasan sa sarili mo, Pisces, ngayong July. Tsaka yung mga emotions na ano, pwedeng mahirapan kang kontrolin, ayan. Pwedeng yung iba, hindi nyo makontrol yung temper ninyo.
pwede rin kayong maka-experience ng ano, parang feeling nyo inferior kayo or weak kayo, or pwede kayong maka-experience ng mga struggles. Or pride, ayan, may binabanggit about pride. So, yung ma-pride na yan, either ikaw yan or someone na makakaharap mo. Pero possible din na ikaw. Okay? So, kailangan mo is inner strength. Kailangan mong paglabanan itong mga urges mo. Kailangan mong kontrolin itong mga temper mo, emotions mo. Huwag kang magpadala dito sa mga ganitong klaseng nega-nega na mga nararamdaman sa sarili mo. Okay? Yan. Iwasan mo yan, yung mga self-doubt. Iwasan mo yung feeling na ikaw ay weak. Iwasan mo tong mga insecurity, depression, mga emotion na kumakain sa'yo. Okay? Pwede ka kasing mawala ng control dito. Yun lang yun naman yung sinasabi dyan. Tapos, meron kang, okay. Oo, ang dami mong mga nega-nega feelings. Pati dito, meron kang emptiness. Maraming mga emotional sa'yo, Pisces. Masyado kang emotional ngayong July. Pwedeng nawawalan ka nga ng control dito sa emotions mo. So, yun lang. Do not let itong mga ganitong klaseng emotions na sila yung magmaniubra sa'yo. Pwedeng yung iba merong feeling lacking, emptiness, or blocked creativity. Yan, feeling uninspired. Pwedeng may mga ano, yung iba sa inyo, nagtitimpi kayo ng emotions. Or mawalan. Either mahirapan kayong kontrolin yung emotions nyo or tinitiis nyo yung mga nararamdaman nyo na emotion na yan. Okay? Either dun. Okay, sa love life mo, maraming sadness and disappointment and emotions itong July mo. Oo, yun na yung nafe-feel ko. Dito sa mga cards mo, mga lumalabas. Love life mo. Someone na feeling insecure. Ayan. Dito sa relationship ninyo, kung may jowa ka man ngayon, itong person na to ba, basta kung sino man sa inyong dalawa, siya yung insecure dito. Yung mga insecure na yan, minsan nagiging ano sila eh, yung seloso, selosa, kasi nga insecure. Hindi ko alam kung bakit nakaka-feel ng insecure. Yan, pwedeng ikaw o yung person mo, okay? Oo, alam mo, nakakairita tong person na to. Kung sino man sa inyong dalawa yan, bahala ka na itag mo kung sino ka dyan. Pero nakakalunod. Ayan o. Nakakalunod itong insecurity nitong person na ito. So, sobrang insecure, nakakasakal. Hindi na nakakatuwa yung insecurity niya. May mga personal issues siya, may mga insecurity itong person na to na nakakairita na. Pwedeng yung isa sa inyo na uubusan na kayo ng pasensya dito sa person na to. Kailangan nyo na lang laging mag-adjust doon sa kanyang insecurity. Yan, yung mga, yan, pwedeng magkaroon ng mga dudahan, selosan. Oo, parang nagiging ano na, irrational na yung behavior na tong person na to dahil sa kanyang insecurity. So yan, pwedeng yan yung maging problema ngayon dito sa love life po. At tignan na natin yung closing messages para sa iyo, Pisces. Unang-una, within the next few months pa daw, yan. So, timing ito. Kung naghihintay kayo ng kasagutan kung kailan, ito gawin yung guide. Pwedeng mga hihintay ka pa ng mga ilang buwan bago
bago mangyari yan or kung ano man yan tungkol saan, basta may mga ilang months pa lilipas, okay? At a big no, oh, this time hindi talaga. Kaya kung may mga tanong sa isip mo, naghihintay ka ng go signal, confirmation, ang sabi ng angels is no, big no, hindi talaga. Pwedeng hindi uubra o pwedeng wag muna ngayon kasi meron binabanggit na timing eh. So ano, siguro mga after ilang buwan, okay, try mo uli or pwedeng doon pa lang mangyayari. And remain positive. Oh, sabi nga eh, pwedeng hindi ngayon. So baka may mga gusto ka mangyari, may mga in-expect ka ngayon, pero hindi pa mangyayari ngayon yan. You must remain positive. Mangyayari din siguro yan after mga ilang buwan. Okay? So ito yung mga nakuha kong mga mensahe. Sana makatulong sa'yo itong reading na to, Pisces, at sana nagustuhan mo. Don't forget to like and share. Take care. Good luck. God bless. Pabush.